Hello, good day everyone. So welcome ulit sa ating YouTube channel na kung saan i-discuss natin yung mga civil engineering subjects. Okay? So dito sa video lecture natin today, ang i-discuss natin is basic fundamentals ng geotechnical engineering na ang topic natin is soil classification using ASHTO classification system. So pag sinabi nating soil classification, ano ba yung ibig sabihin nun? Pag sinabi nating soil classification, isa lang ibig sabihin nun? It's like naming yung soil sample na kinuha natin dun sa site. Tayo kasi as professional, let's say, civil engineering student tayo ngayon, di ba? Kapag nag-graduate na tayo, then nagkaroon tayo ng sariling project. Before we proceed on designing the building, we have to do soil investigation para makapag-design tayo ng foundation. Dun sa mga report natin, or kaya may nagtanong sa atin na, engineer, ano bang klaseng soil yung pagtatayuan natin? Tayo, as civil engineer, hindi natin pwedeng sabihin yung engineer ang lupa doon sa project ko. Medyo mapula na medyo mabuhangin. So, it's very unprofessional. So, by doing soil classification, magkakaroon tayo ng common language sa report natin or sa investigation report natin kung ano yung soil based doon sa characteristic niya. So, kung ano-ano yung mga karakteristik na yon, machi-check natin yon or makikita natin mamaya sa lecture natin. Okay? So, yon. Pag sinabi natin soil classification, actually, aside from ASHTO classification system, meron pang two ways. So, isa sa mga way is yung by textural classification. Kapag sinabi natin textural classification, ang kinoconsider lang natin doon is, let's say, for example, meron tayong soil sample sa site, kinuha natin siya, dinidetermine lang natin doon sa soil sample natin kung ilan yung percentage ng gravel, percentage ng sand, and percentage ng silt and clay. And other than that, wala na tayong ibang values na kinukuha. So solely, using textural classification, ang basis lang niya is yung particle sizes ng soil sample natin. Which is, ginagawa lang yon or ginagamit lang yung type ng classification na yon for agricultural purposes lang. So today, ang i-discuss natin is yung two common classification methods na ginagamit ng geotechnical nowadays. Okay? So isa sa mga yon is yun nga ito, si ASHTO classification system, and next is si USCS method na kung saan gagawin din natin ng separate video lecture. So if you're interested na malaman kung ano si USCS method na type ng soil classification, I highly suggest check mo lang yung description sa baba, then click the link para malaman mo rin kung paano ginagawa yung soil classification using USCS method. Okay? So let's start with our topic na kung saan i-discuss natin si ASHTO classification system. Okay? So ano-ano yung mga learning objectives natin sa discussion na to? So first, ito yung objective natin. First, to determine the soil test required to classify soil using ASHTO classification system. So dito sa video lecture natin na to, malalaman natin ano yung mga test na kailangan natin i-conduct para makapag-classify tayo ng soil. Okay? So next naman, must know soil property to conduct soil classification. So doon sa mga previous lecture natin, iba may mga na-discuss tayong soil property like what? Void ratio, porosity, degree of saturation, plasticity index, liquid limit, no? So yun yung mga soil properties na yan. So dito, sa lecture natin, naalamin natin kung ano-ano sa mga yon yung kailangan natin na value for us to determine yung classification ng soil. Then for number 3, syempre, to determine the classification of soil. Kung ano ba yung itatawag natin dun sa soil sample natin na nakuha sa site tsaka na-test natin, diba? Then number 4, last but not the least, is define group index and its use in predetermining the quality of soil. So new term siya, di ba, group index. Kung naalala niyo dati, di ba, meron tayong tinatawag na toughness index na kung saan we can use that as parameter para ma-predetermine natin or kahit paano magka-idea na tayo kung gaano ka-good quality yung soil natin kapag magtatayo tayo ng foundation dun sa specific na location na yun, no? So dito,
isa rin to sa mga parameters na pwede nating sabihin na good quality itong soil sample natin. Or okay na okay siya. Okay? So yan. Sa ASHTO classification system, let me read to you yung background niya. Okay? The ASHTO classification, soil classification system was developed in 1929 as the Public Road Administration System. One of two classification system that is commonly used by geotechnical engineer nowadays. Okay? This system take into consideration the particle size distribution and Atterberg limits plasticity of soils. Okay? The American Association of State Highway and Transportation Officials, yun yung meaning ng ASHTO, is a standard setting body or organization which publishes yung mga specification, test protocols, and guidelines that are used in highway design and construction throughout the United States. Although ASHTO sets transportation standards and policies for the United States, ASHTO is not an agency of federal government. Rather, it is an organization of state themselves. So, pag sinabi natin ang ASHTO, para siyang organization that sets yung mga standards na ginagamit ng mga geotechnical nowadays. Although based sa United States, ginagamit siya halos lahat sa buong mundo. So, pag sinabi natin ang ASHTO, parang incorporated na siya sa field ng geotechnical engineering. So, okay, kung mapansin nyo, sinabi dyan na one of the two classification system that is commonly used by geotechnical engineering. So, yun yung binanggit ko kanina. Okay? So, ano yung kinukonsider sa pagka-classify ng soil? So, compare dun sa textural classification na kung saan sizes lang ng soil sample yung kinukonsider. Dito, aside dun sa size ng particle, chine-check din natin dito yung Atterberg limit. So, Atterberg limit, kung wala pa kayong idea, may link sa description sa baba, nandun yung lecture natin. But then again, pag sinabi natin ASHTO classification system, just like what the slide said, okay, ang two things yung kinukonsider niya. First, yung sizes ng soil sample natin. The next, yung plasticity niya or yung plasticity Atterberg limits niya. So, kailangan may idea tayo kung ano yung Atterberg limits for us to proceed dito sa topic na to. Okay? So, yan. So much for the background of ASHTO classification system. Let me discuss to you naman yung groups or group classification using ASHTO system. So, itong groups classification, ito yung binabanggit ko kanina na parang pangalan or naming kung paano natin papangalanan yung soil sample natin once na nakapag-conduct na tayo ng mga prerequisite or nakapag-conduct na tayo ng classification. Yung soil sample natin sa site, using ang ASHTO method, pwede siyang natawagin na A1A, A1B, or A1 to A7. So, magpo-fall siya, maalin dito sa mga to. Okay? So, pwede siyang A1A, pwede siyang A1B, so on so forth hanggang A7, depende kung masasatisfy niya yung conditions ng bawat classifications na to. So, ang tanong, sir, pag na-classify ba natin yung set, pwede ba siyang mag-fall under into two classification? Hindi. Isa lang pipili natin dyan. Dahil once na may hindi na satisfy na requirements maalin sa mga dyan, hindi siya magkakadoble. Okay? Para ma-appreciate natin kung paano siya ginagawa, i-discuss natin siya later. Okay? So, idea lang, kapag sinabi natin group classification using ASHTO, yung naming niya is may mga A. Yan, A1 to A7. Then, si A1 may dalawa siyang subgroup, which is si A1A tsaka si A1B. Okay? Hanggang kay A7. So, ano ibig sabihin yan? So, pag sinabi nating group classification from A1 to A3, ito lang ibig sabihin yan. These are granular soil with 35% or less of total sample, passing 200% sieve. So, ano yun? 200,
200% passing na percent passing shift, okay? So mamaya i-discuss natin 'yan. Ang idea lang dito, kapag sinabi nating A1 to A3 na group classification, ibig sabihin niya granular siya or mabuhangin or mabato or magraba, na kung saan basahin natin, its general subgrade rating is from excellent to good. So, ang idea pala, kapag yung soil sample natin is granular and i-consider natin siya as pagtatayo natin siya ng structure, okay siya kasi yung rating niya is excellent to good. So, pagdidesign ng foundation natin, pag sinabi natin excellent to good yung soil type nung pagtatayo ng project natin, ibig sabihin, medyo makamura tayo sa foundation dahil wala tayong masyadong gagawing special dun sa lugar na yon to make that area buildable. Okay? So, next, yung A4 to A7 naman, ito naman usually is yung silt or clay material. So, yun yung medyo sticky. No? Na kung saan, more than 35% yung nakakapas dun sa number 200 na sieve. Then, its general subgrade rating is from fair to poor. So, pag sinabi natin fair to poor, medyo mahina yung type ng soil na kung pagtatayo natin siya ng structure. But then again, guys, hindi tayo makakapili kung saan natin itatayo yung bahay natin. Kung ano yung nabili ni client natin na lupa, we have to make that soil buildable. Okay? So, tayo yung gagawa ng paraan para maging buildable yung project location natin. So, ang idea lang, kapag nag-fall siya sa A1 to A3, medyo tipid yung magiging foundation natin or hindi ganun kadiwara yung design process, unlike dito sa silt or clay materials na nag-fall siya sa A4 to A7. So, yun lang. Pag nakita mo na yung project mo or nakapag-classify ka ng soil, then nag-fall siya sa A1 to A3, medyo, medyo mura yung construction cost nito. Diba? Pag nag-fall naman siya sa A4, lalo na sa A7, nung saan organic soil yan, medyo malaki-laking hukayan yan. No? Kaya we have to do something dun sa soil to make it para ma-withstand niya yung force or yung weight na ibibigay ng structure na ipapatong natin sa kanya. So yan guys, check nyo lang tong term na to, more than 35%. So take note nyo lang yung 35% passing number 200 na yan kasi yan yung number one na difference nung dalawa. Okay? So itong A1 to A3, less than 35% lang yung nakalampas sa number 200 sieve. Ito naman, more than. So, malaking quantity ng soil sample natin lumampas or nakaabot dun sa pan sa ilalim. Okay? So, para ma-discuss natin, for us to classify soil, yun nga, kanina sa learning objective natin, ang hinahanap natin, ano ba yung mga soil test na kailangan nating alamin para makapag-classify tayo ng soil using ASHTO method? So, ito yun. First, we have to do sieve analysis. Sieve analysis, ano yung mga kunin natin? Kapag nag-conduct tayo ng sieve analysis, ito yung mga hahanapin natin. Percent passing number 10 sieve, percent passing number 40 sieve, tsaka percent passing number 200 sieve. So, 10, 40, 200. These are the most important data na kailangan nating makuha when we conduct sieve analysis. And ang gagamitin nating classification system is sa ASHTO classification system. Okay? So next, kapag nakapag-contact na tayo ng sieve analysis, na-determine natin itong percent passing na kung saan i-discuss natin ano ba itong mga tumamaya, no? Ang kailangan naman natin i-conduct is Atterberg limit test. Okay? So, by conducting Atterberg limit test, I hope guys, nag-gets nyo na, and kung hindi nyo pa nag-gets kung ano itong Atterberg limit test, yun, may link sa description sa baba. Check mo lang para, kasi we have separate video for this eh, okay? So, after conducting Atterberg limit test, dapat makukuha natin yung liquid limit, plastic limit, tsaka plasticity index. So, yun, itong anim na values na to, or data na to, ito lang yung kailangan natin para makapag-determine tayo or makapag-classify tayo ng soil
using ASHTO method. So, mag-start tayo sa sieve analysis. So, sa sieve analysis, ano yung gagawin natin? Kung hindi pa kayo familiar dun sa sieve analysis, again, may link sa description sa baba kung paano ito ginagawa. Ang idea lang nito is we have to take sample, ipe-prepare natin yung soil sample natin siya, then irarun natin siya ng sieve analysis. So ito, yung background, check nyo, parang we have containers, no, dun sa background na yan. So, yung soil sample natin, nasa pinakataas, then, isi-shake, may shaker tayong tinatawag, no? Then, after siyang ma-shake, since yung soil particles ng sample na kinawa natin, iba-iba yung size niyan, so magpa-pass through siya. Yung mga pinakamaliliit, mapupunta dun sa pinakamaba, and then yung medyo malalaki, mare-retain siya dito sa mga container na to. So, kung ano man yung mga na-retain na soil sample sa mga container na yan, yun yung i-record natin. Then, yung container na yan, it represent yung sieve number. For example, yung pinakamataas, ang nakalagay dyan is sieve number 4. So, yung pinakababa naman is yung pan na kung saan wala na siyang sieber or wala na siyang panang panala. Then, yung second to the last is yung pinakamaliit na sieve na pansala, which is 200. Okay? Sabi ko nga kanina, ang importanteng makuha natin dito is yung percent passing number 10, percent passing number 40, tsaka percent passing number 200. So, hinighlight ko na siya para ma-appreciate nyo na kung ano yung data na kailangan nating i-look out. Okay? So, i-discuss ko lang kung ano tong table na to. So, yun nga, sabi ko nga kanina, yung mass retained, ito yung mga soil sample after natin mag-conduct ng sieve analysis, ito yung mga na-retained sa container na yan. So, after natin makuha yung weight ng mga soil samples natin na nakuha sa mga container, i-convert natin siya into percentage. So, for example, sa number 8, may natirang 20 grams. So, ano yung percentage niyan compared dito sa 500? So, 20 divided 500 times 100 kasi in percentage nga. So, 4% siya ng total weight ng soil sample. So, dito rin sa number 10, 20 grams yung natira. So, 20 divided sa total weight niya times 100. So, 4% yung mass retained dun sa number 10 sieve. So, yun. Tuloy-tuloy lang yung natirang weight dun sa container divided sa total weight niya times 100. Mapipila pa natin itong percent retain. So, itong ano, sa pan, hindi ko na nailagay. Hindi to zero. So, may 165 over 500 times 100 dyan. Okay? Pero, since hindi naman siya ganun kailangan, hindi ko na rin nailagay. Kasi ang kailangan natin na values dito is yan. Number 200, number 40, tsaka number 10. So, yung percent passing na yan, ito yan. Ito yung hinahanap natin. Percent passing number 10, percent passing number 40, percent passing number 200. So, ito yung fill upin natin at i-compute natin. So, paano siya kino-compute? So, ito lang yung formula niya, no? So, yung, for example, si percent passing number 4, ang idea lang is aalamin natin kung ano yung weight in percentage nung nakalampas sa kanya. So, in case na number 4, since walang na-retain sa kanya, ibig sabihin, 100% ng soil sample lumampas dun sa container, di ba? So, ito siya. 100% minus yung mass retained niya, 0 kasi walang natira sa kanya. So, yung percent passing dito sa number 4 na to is 100. Okay, 100 yan. So, next, yung percent passing number 8 naman, ito, sa part na to, hanapin naman na, para makompute natin yan, hahanapin natin yung percent passing dun sa 100, ay sa number 4, which is 100 niya kanina, di ba? So, percent passing sa number 4, nung sa 100, minus kung ilan yung percent retained sa number 8. So, ito siya, direct substitution. So, dito, ang percent passing daw sa number 4 is 100% kasi lahat lumampas sa
number 4 sieve. Eh. Tapos may na-retain sa number 8 sieve na 4. So 100 minus 4 is equals to 96. So ang percent passing sa number 8 is 96. Okay? Then percent passing naman sa number 10, yan na, percent passing number 8, yung value na nakuha natin dito, minus dun sa percent retain sa number 10 sieve. So, direct substitution. Ano yung nakuha nating percent passing dito sa number 8? 96. So, 96 minus yung na-retain sa number 10, 92. And so on. So, yan. Pag pinilapan natin, yan yung kakalabasan. Sorry. So, ito yung kailangan nating i-fill up na table. Ang idea lang dito, sir, kailangan ba nating isa-isahin to? Actually, personally, hindi ko na siya na-isa-isa kasi yung nga, banggit ko kanina, ang kailangan lang natin na value is yung percent passing number 10 tsaka percent passing number 2, number 40 tsaka number 200. Ako, ang ginagawa ko na lang dito is to give you a tip, no? Ang ginagawa ko lang dito, kung gusto kong malaman yung percent passing number 10, sinasum ko lang yung percent passing 200, percent passing number 20 pababa hanggang dun sa pan. So yung weight nitong 165 tsaka hanggang 30 dito, sinasum ko lang yan, divide 500 times 100, yun na yung kakalabasan, 92 pa rin. So halimbawa, gusto ko namang malaman percent passing number 40. So pagpaplasin ko lang si 50 plus 75 plus 125 plus 165 divide sa 500 times 100 kasi in percent siya, ang kakalabasan nun, 82%. No? So, ganun lang. So, same with percent passing number 200, i-divide lang natin yung 165 sa 500 times 100, makakuha na natin yung 32%. So, after nating mapilapan tong table, i-check lang natin. Pag sinabi nating percent passing number 10, ito lang siya. 92. Pag sinabi nating percent passing number 40, ito siya. 82. Okay? Pag sinabi nating percent passing number 200 sieve, ito siya, 32. So, yun. It's up to you kung paano mo siya kukunin. So, pwedeng isa-isahin mo siya or pwedeng dumirekta ka sa kanya na kung saan pagplaplasin mo lang yung lahat ng soil particle na lumampas sa kanya divide total weight times 100. Okay? So, yun. Once na nalaman na natin yung percent passing number 10, percent passing number 40, percent passing number 200, makakapag-classify na tayo ng soil considering na alam na natin yung plastic limit, liquidity, liquid limit, tsaka plasticity index. Okay? So, ang ginagawa natin dito para makapag-classify tayo using ASHTO classification system is we do method of elimination. Na kung saan, mag-start tayo from left to right. Okay? So, halimbawa, na-determine na natin si, tawag dito, si percent passing, yung particle size distribution ng soil sample natin. Alam na rin natin yung liquid limit ng plasticity index. Pwede na tayong magbalik dito sa table or pumunta dito sa table. So, ito yung table na to. These are the tables na ginagamit natin lagi, okay, always, if you use ASHTO classification system. So, sabi ko nga kanina, method of elimination from left to right. So, mag-start tayo sa A1 hanggang sa A7. So, ano-ano yung mga kailangan ma-meet na requirements, no? So, nakalagay siya dito sa baba, itong mga nasa block na yan. So, iisa-isahin natin na dapat yan. Halimbawa, yung soil sample natin, kapag A1 siya, kailangan maximum na percent passing number 10 niya, 50 lang. Okay? Maximum yan. Pero kung dun sa sieve analysis natin, ang nakuha natin is, let's say, 51, 52, so higher, X na to. So, hindi na siya A1A. So, punta na tayo dun sa next classification. So, let's say, bumagsak na siya dito sa 50 max, di ba? Che-check naman natin yung number 40.
kung bumagsak siya dito, let's say ang number 40 natin is 49. So pasado siya, di ba? Next na titingnan natin ito. Yung percent passing number 25. Maximum 25%. So kung more than 25% yung percent passing number 200, well, definitely bagsak na. So ang idea lang, ang check mo lang is yung requirement from top to bottom. Once na may nag-fail na ng isang condition dyan, lipat ka na sa kabila. Okay? So hanggang maklasify natin siya based dun sa liquid limit niya, tsaka plasticity index. Okay? So mapapansin nyo dito sa ilalim, nandyan yung general subgrade rating. So sabi ko mo kanina, kung magpo-fall under siya A1, A2, or A3, ito yung general subgrade rating niya, which is excellent to good. So kung A1 siya, well, that definitely excellent soil sample, okay? Or excellent site to construct a structure, okay? Pero again, hindi tayo makapamili. Kung saan bumili ng lupa si client, gagawa natin ng paraan para maging buildable siya. So yun, kanina pala, bago ko makalimutan, may nabanggit ako, di ba, kanina? Percent passing number 35, 35% or less or 35% or more passing sa number 200. Di ba kanina nag-conduct tayo ng SIP analysis? So, ang unang-una nating titingnan before we start the classification is yung percent passing number 200 dito sa taas. So, i-check natin yung number 200. Ano ba yung percentage na nandun? Kung less than 35 siya, so ito yung table na gagamitan natin. Na kung saan yung table, makikita natin si A1, si A2, tsaka si A3. Pero kung yung nakuha natin na number percent passing number 200 is more than 35, ang gagamitin natin na table is ito. Okay? Yung table for A4 hanggang A7. Okay? So yun, kapag more than 35 siya, X na tong buong table na to, magpo-proceed na tayo dun sa susunod na table. So, gaya ng sinabi ko kanina, ang method of illumination natin is from left to right. Tapos, halimbawa, evaluate natin siya or i-check natin kung A4 siya. I-check natin yung data niya pababa. So, halimbawa ito, let's say, more than 35% yung percent passing number 200 niya, di ba? Yung sa SIP analysis na number 10 at number 40, percent passing number 10, percent passing number 40, wala siyang requirement. So, hindi, kahit ano pang value niya, okay lang, hindi siya maselan, di ba? So, ang check na lang natin is more than 35 ba siya or minimum 36%. So, yan, kailangan masatisfy yan. And ang titingnan na lang natin kapag nandito siya sa SIP or clay materials, ito, liquid limit tsaka plasticity index. So, ito yung mga magiging crucial. So, i-check natin kung ang plastic limit ba niya, ang liquid limit ba niya, sorry, is less than or equal to 40. So, kung less than siya sa 40, so, go pa rin, A4 pa rin yung titingnan natin. Then, after natin ma-check yun, ahanapin na, check naman natin yung plasticity index niya. Kung less than or equal 10 siya, then yung soil sample natin, A4. Okay? Pero kung hindi pa rin, let's say, nakuha natin plasticity index, is 11 or 12. So, itong A4 na to, cancel na to, move tayo dun sa susunod na category, which is A5. I-check natin kung ano yung liquid limit niya, kung ano yung plasticity index niya. Actually, kapag nasatisfy itong less than or equal to 40 na to, ang nagka-problema lang is yung plasticity index, mag-jump agad tayo kay A6. No? Though, ano na yun, medyo advanced na yun ang idea, kung medyo alam mo na siya. Pero, yun nga, again, kapag nag-may method of elimination tayo, yung using yung ash to classification system na table, ang idea lang natin is magka-classify tayo from left to right. Then, i-check natin yung mga parameters kung masasatisfy from top to bottom. Kung may isa doon na nag-fail, boom na tayo doon sa susunod sa kanya. Okay? Actually, mas ma-appreciate nyo ito mamaya kapag nag-sample problem na tayo. Okay? Okay.
Let's say nakapag-classify na tayo ng soil, nalaman na natin na siya easy A1A, A1B, no? So, okay, na sa A4 pala siya or sa A3 pala siya. Ang next natin na alamin is yung group index niya. Part 2 ng learning objective natin kanina. Sabi dun sa learning objective natin, ma-define natin kung ano yung group index. Tsaka ano ba yung uses niya or usage niya once na nalaman na natin. Ito lang naman yung meaning ni group index. Group index is an indicator of the quality of soil sample. The lower the GI value, the better the quality of soil sample. Okay? So, mas maliit daw yung makukit natin na GI value or group index value, the better. For example, we have two different sets of soil. Pinapapili tayo. Ano ba, may site tayo na kailangan tambakan. Okay? Ito yung one of the uses kung bakit kailangan natin malaman yung group index. Ano ba, may project tayo that requires backfill. Ang isa sa mga pwede nating basihan para pumili dun sa dalawang soil sample na yun is yung group index, no? Bakit? The more na mas mababa yung group index, the more na much better siya for structural purposes or for subgrade purposes, no? Halimbawa, yung soil sample, let's say, we have two sample, soil sample, di ba? Soil sample A, soil sample B. Then, upon determining yung classification niya, tsaka upon determining yung group index, si soil sample A, ang lumabas na group index niya, 1. And then si soil sample B, ang lumabas na group index niya, 2. So, mamimili ka. Siyempre, sabi nga dito, based dun sa group index na definition, kung ano yung mas maliit, yun yung much better. So, pipili mo na si A kasi mas maliit yung group index niya. Okay? So, yung formula natin for group index, ito. Group index is equals to F sub 200 minus 35. Yan, multiply by 0.2 plus 0.005. Multiply natin sa liquid limit minus 40, okay? Plus 0.01, multiply by F sub 200, minus 15, then multiply kay PI minus 10. Si F sub 200 is yung percent passing number 200 sieve. So, yun din yung data na nakuha natin kanina. So, i-substitute lang natin yung value ng percent passing 200 yan sa formula na yan. And kailangan alam natin si liquid limit ng soil sample natin as well as the plasticity index. Then, direct substitution, makukumpute natin yung group index ng soil sample natin. Again, pag sinabi natin group index, kailangan, ang idea lang, the lower yung value ng group index na nakuha natin, or as much as possible, equal siya or zero yung value niya, the better. Diba? So, kaso, there are some notes na kailangan natin i-take into consideration in determining the group index. So, ano ba yun? So, kapag nag-classify tayo ng soil, then nag-fall under A1A, A1B, A24, A25, and A3, okay? Yung soil natin, hindi natin kailangan compute yung group index value. Kasi, automatic, kapag isa sa mga yan, or kung nag-fall under sa mga yan, yung soil sample natin, na-classify na isa sa mga yan, automatic yung GI niya, no need to compute, zero na agad. Okay? Okay? So, kapag nakuha natin na, A1A, no need for computation kasi zero na agad yung group index niya. Okay? Ito naman, when calculating the group index of soils that belongs to group A26 and A27, use partial group index formula. So, yung ano na lang yung gagamitin natin, itong GI is equals to 0.01 multiplied by F sub 200 minus 15 multiply by plasticity index minus 10. Okay, once na classify natin yung soil and nag-fall naman siya sa A26 or A27, hindi yung mahabang formula yung gagamitin natin. Itong maikli na to. So guys, be wary kung ano yung gagamitin natin yung formula kasi nakadepende siya kung anong soil classification siya. Okay? So much for that. Ito yung mga notes na kailangan nating tandaan bukod dun sa sinabi ko kanina, di ba? So, notes ng group index calculation. If the group index yields negative value, it is taken as zero. So, kung ano compute natin using yung mahabang formula or yung maikling formula ng A26 at A27 is nag-negative, zero na natin siya.
i-access na natin siya na 0. Then, the calculated group index should be rounded off to the nearest whole number. Let's say, nung nag-compute tayo ng group index, ang nakuha natin is 1.4, di ba? So, round off na lang natin siya ng 1. Pero kung more than 1.5 siya, di 2, di ba? So, yun ang idea. And third, there is no upper limit for the group index. Yun. So, wala siyang upper limit. It can be 2, it can be 3, it can be 20. So, kung mga maabot na ng 20 yung group index niya, i-excavate mo na lang yung lupa. Okay? Now, when calculating group index, ito yung binabanggit ko kanina, kung nag-belong siya sa A26 at A27, yung maikling formula yung gagamitin mo. Okay? Then next, ito yung binabanggit ko kanina pa rin, the quality of performance of soil as a subgrade material is inversely proportional to the group index. Yun. The more na lumiliit yung value ng group index, the more na yung quality niya gumaganda. Okay? The more na lumalaki yung value ng group index, the more na naging poor siya as subgrade. Okay? So yan. Ano yung mga steps in determining the soil classification? Ito na yung mga binanggit ko kanina. So first, kailangan nating mag-conduct ng SIP analysis and determine natin kung ano yung percent passing number 200, percent passing number 10, tsaka percent passing number 40. So yun lang, yung 3 values na kailangan nating malaman when we conduct SIP analysis. Then after that, we have to conduct Atterberg limit test na kung saan hahanapin natin yung liquid limit ng soil, plastic limit ng soil. Siyempre, kapag nalaman natin yung LL, alam na natin yung PL, makukumpute na natin yung plasticity index. So after natin makuha yung 6 na value na yun, yung percent passing number 10, percent passing number 40, percent passing number 200, liquid limit, plastic limit, tsaka plasticity index, pwede na tayong mag-proceed dun sa table or sa chart na pinakita ko kanina. So magkakandak na tayo ng method of elimination. Nang saan, mag-start tayo sa A1, papuntang A7. Then kapag i-check natin yung mga parameters na kailangan ma-satisfy, mag-start tayo sa top, pababa. So once na may nag-fail dun sa mga yon, lipat na tayo sa kabila. Alimbawa, may nag-fail tayo na condition sa A1. So, lipat na tayo sa A2 or sa A1-2. Okay? Then, after nun, once na nakaklasify natin na soil, let's say, nalaman natin na sa A3 pala siya or sa A4 pala siya, that's the time na makakapag-compute tayo ng group index. Kasi, again, iba't ibang group classification, mag-iiba rin yung formula na gagamitin natin. Kapag nag-fall siya dun sa, tawag ito, A1A, A1B, no? Hanggang dun sa A2, no? May cases na 0 lagi yung group index niya, okay? So, you have to be familiar on that kung ano yung formula na gagamitin natin sa pagkukompute ng group index, okay? So much for the talking. Let me give you an example para mas ma-appreciate natin kung paano nga ba mag-classify ng soil, paano natin papangalanan yung soil sample natin using ASHTO classification system. Okay? Okay. Ito yung problem natin. Using a 500 grams of soil sample, determine the following using ASHTO soil classification system. So, ito yung mga data na nag-gather natin. No? Sabi dito, ang mga mass, ang soil daw na na-retain sa number 4 is 0. Then, sa number 8 is 40 grams. Then, may natira. So, check hanggang sa makarating siya sa number 200. And, ang lumampas sa number 200 na sieve is 200 grams. So, medyo malaki, no? And, upon checking yung liquid limit at plastic limit niya, ang liquid limit daw niya is 35%. And, ang plastic limit niya is 23%. So, ang tanong, ano daw yung percent passing number 200 for A? And for B naman, ano daw yung percent passing number 10? And for C, percent passing number 40? Then D, ano daw yung classification ng soil? A1 ba siya? Or A7 ba siya? Diba?
Then last but not the least, ano daw yung group index ng soil sample? Okay, start na tayo sa kung ano, sa solving, no? Okay, ang una natin hahanapin, percent passing number 200 seed, number 10, tsaka 40. So yun, kanina sabi ko nga na, we have to create a table like this one, no? Kukunin natin yung percent retained on each container. So in this case, considering yung 40 grams na natira sa number 8, ang percent retained niya is 40 divided by 500 times 100 is 8%. So pipila pa natin siya isa-isa hanggang sa makuha natin yung percent retained sa number 200, which is 25%, yung percent retained sa number 40, which is 4%, tsaka percent retained sa number 10, which is 4% din. So, yung kanina, kung gusto nyo medyo matagal na proseso, ito yung gagamitin natin na formula. So, yung percent passing number 4 is 100% minus kung ilan yung na-retain sa kanya, which is 0, so 100% pa rin. So, yung percent passing number 4 is 100. So, para naman makuha natin yung percent passing number 8 naman, is kukunin natin kung ilan ba yung percent passing number 4 minus kung ilan yung na-retain sa number 8. So, dito, kanina, na-compute natin is 100. So, 100 dito minus 8 is equals to 92. So, yung percent passing number 8 is 92 and so on. So, tuloy-tuloy lang, no? So, yun yung ma-compute nating value kapag tinuloy-tuloy natin yung computation natin, no? So, ang percent passing number 10 is 88, percent passing number 40 is 78, tsaka percent passing number 200 is 40. No? So, yan yung mga yun. Percent passing number 10, 88. Percent passing number 40, 78, tsaka percent passing number 200. Yan, yan. Okay? So, yun yung sagot dun sa ABC natin. Ang dali lang, di ba? Hahanapin lang na i-convert lang natin yung mass dun sa percentage. Then, yun nga, kung gusto nyo yung shortcut, kung gusto nyo mabilis na malaman yung percent passing number 200, itong natira sa pan, divide nyo lang sa 500 times 100, so 40. So, kung gusto nyo mabilis na malaman yung percent passing number 40, itong 45 hanggang sa 200 na to, isasum nyo lang, divide nyo sa total weight nya, times 100, yun na yung kakabasan, no? So, yun yung way para mabilis na malaman natin yung percent passing dun sa specific container na yan. Okay? So, yun, guys. Alam na natin na percent passing number 200 daw is 40. So, ang sagot ito sa A, 40. Percent passing number 10, ito siya, 88. So, ang sagot sa B, 88. And percent passing number 40, dun sa C, ang hinahanap ang sagot dyan is 78. So, yun. Tabulate lang natin yung data. Okay? So, ito, percent passing number 200, again, 40, yung nakuha natin kanina sa sieve analysis natin. Then, number 10, 88, and number 40, sieve is 78. Tapos, kanina, given na sa problem kung anong value ng liquid limit, which is 35. Then, given din doon yung value ng plastic limit na kung saan si 23. So, for us to determine yung plasticity index, i-minus lang natin yung liquid limit sa plastic limit, which is 35 minus 23 is equals to 12%. So, PI natin is 12%. Okay? So, yan. Yun yung mga naka-highlight na rin. Yan yung mga value na gagamitin natin para makapag-conduct tayo ng method of elimination dito sa table ng action na gagamitin natin. So, kung mapapansin nyo, yung percent passing 200 is 40%. Kanina may dalawang table lang pinakita sa inyo. So meron tayong table yung A1 hanggang A3 na kung saan less than 35% dapat yung percent passing sa number 200. Tapos yung second table naman is more than 35. So sa case natin, ang nakuha nating percent passing number 200 is 40%. So considering this, we have to use the second table. Ito siya na kung saan initially, malalaman na natin na yung soil pala natin is a silt or clay material. Okay? So, sabi ko kanina, when we do method of elimination,
mag-start tayo sa left to right. So mag-start tayo sa A4. Kung merong hindi na-satisfy sa parameters dito, lipat lang tayo sa A5, then lipat tayo sa A6, then lipat tayo sa A7, no? So, it is impossible na hindi siya mag-fall under maalin sa mga yan, okay? So, ang idea lang, from left to right, top to bottom, okay? Top to bottom. Okay, dito, kapag under siya ng E4 to A7, hindi siya ganun kaselan pagdating sa number 10 tsaka sa number 4. Ang next, ang unang hinihingi niya is percent passing numbers 200, which kailangan minimum niya 36 pataas. Okay? So, nasatisfy naman siya kasi yung percent passing number 200 natin is 40. So, for A4, okay siya. Okay siya, di ba? Nasatisfy kasi 42 eh. More than 36. Okay. For liquid limit naman, sabi niya, kailangan daw 40 max. Maximum 40. Or, pwede nating sabihin na yung liquid limit should be equal or less than 40. Ano yung liquid limit natin? 35. So, less than 40 siya. So, pasok pa siya dito. Then, next na titingnan natin is plasticity index. Sabi dito, para maging mag-fall siya under ng A4, kailangan yung plasticity index niya is not more than 10 or maximum 10 or less than 10, di ba? Ano yung plasticity index na nung-pit natin kanina? 12, okay? 12. So, ibig sabihin, more than siya dun sa 10. So, ito, si A4, X na siya kasi more than 10 yung plasticity index ng soil sample natin. Okay? So, X na yan. Punta naman tayo kay A5. So, syempre, si percent passing number 200, more than 36 siya kasi 40 yan, di ba? So, okay tayo sa pasa condition na yan. Okay, dito naman, sabi niya, yung liquid limit daw para maging A5 siya should be not less than 41 or minimum 41%. Kaso, ano yung liquid limit natin? Ang liquid limit natin is 35. No? So, less than 41 siya. Kaso dito, ang hinihingi, kailangan minimum 41. So, dito pa lang sa liquid limit, bagsak na. So, hindi siya A5. Diba? X na. So, X na sa A5, punta naman tayo kay A6. Okay? Dito naman, sabi sa A6, gaya ng mga hinihingi kanina sa A5, kailangan daw minimum 36% yung percent passing number 200 niya. E dito, 40. So, okay tayo dyan. Then, next natin, yung liquid limit, check natin. Maximum 40% daw dapat or less than 40. Equal or less than 40. Kasi yung liquid limit natin is 35, which is less than 40. Diba? So, pasok siya dito sa conditions ng liquid limit. And then again, plasticity index. Ang sabi niya, kailangan minimum 11 or 11 pataas. Ano yung plasticity index natin? Yes, 12. So, ibig sabihin, pasok na siya dito. So, yung three conditions na hinihingi para maging A6 siya, na-meet lahat. So, in short, since na-meet lahat, ang soil classification, ang soil sample na kinuha natin is A6. Okay? A6. So, anong sagot dun sa letter D? Ang sagot is A6 or clay soil. Clay soil, di ba? Ang subgrade classification niya is from fair to poor. Okay? So, medyo magastos pang nag-foundation tayo dito. Siguro, medyo malapat yung foundation natin or we have to excavate deeper, di ba? Para lang maging buildable yung project site natin, di ba? So, next, ang huling tinatanong natin dito is group index. Okay, sabi ko nga kanina, para ma-determine natin yung group index, kailangan maklasify muna natin yung soil. Kasi, may pagkakataon or lagi, no, na yung different groups na yun, may kanya-kanyang formula na ginagamit. So, sa case natin, A6. So, ano yung formula niya? Yung mahaba, no? So, by direct substitution, yung percent passing number 200 natin, yung F sub 200 is 40 minus 35, multiply sa 0.2 plus 0.005. So, direct substitution sa formula natin. Alam naman natin yung liquid limit kanina na 35, no? So, direct substitution, minus 40,
plus 0.01, plus yung 40 kanina, yung percent passing number 200, multiply by PI, yung plasticity index na nung-compute natin kanina is 12% minus 10. So pag kinumpit natin siya, 0.875 plus 0.5, total niya 1.375. Sabi ko nga kanina, sabi sa conditions kanina, kailangan yung group index natin, kailangan whole number. So i-round off natin siya. Since hindi not more than 1.5 siya, so round down natin siya, say 1 na lang, no? So yun yung sagot sa letter E. Yung group index natin is 1. So okay pa rin siya, di ba? Kasi the best na group index is 0. Since malapit na yung 1 doon sa 0, so okay pa rin. Ang idea lang, compare sa kung nag-follow siya sa 0 na group index, medyo mas mura yung magiging foundation natin, yung design ng foundation natin. So, yun lang yung idea para makapag-classify ng soil sample. Okay? So, ano yung learning summary natin? Dito sa topic natin, I hope ito yung mga nuggets nyo, di ba? First, kailangan ito yung mga dapat na nalaman. To classify soil sample pala using ASHTO system, kailangan natin mag-conduct ng SIB analysis tsaka Atterberg limit test. Okay? Tapos, kung sa nakapag-conduct tayo nun, we have 6, okay? 6 values na kailangan natin kunin. So, yung sa SIB analysis, kailangan natin malaman yung percent passing number 200, percent passing number 10, tsaka percent passing number 40. So, yun yung data na kailangan natin makuha sa SIB analysis. Then after natin makuha yun, conduct naman tayo ng Atterberg limit test. Kailangan natin makuha yung liquid limit tsaka plastic limit ng soil sample natin. Once na nakuha natin yung LL tsaka PL, malalaman natin yung plasticity index. Okay, may tatlong values na yon. Once na nakuha natin yung anim na value na kailangan natin, makakapag-classify lang tayo ng soil na kung saan yung meron tayong table na gagamitin. Ang gagawin natin is method of elimination from left to right. Okay? So again, once na, halimbawa, sa A1 tayo, may hindi na satisfy doon, jump na tayo doon sa A2. Okay? So yun lang. So, kailangan din natin i-check kung ano yung classification system niya kasi, group classification niya kasi, different group classification, different formula ng group index na kailangan natin gamitin, no? So, please take note on that, guys. So, after natin malaman yung formula, syempre, malalaman na natin kung ano yung value ng GI. So, yung GI lang, ang idea lang, the more na lumilate yung value niya, the more na nagiging good siya yung rating niya as subgrade material. So, yun yung mga ideas or new learnings na kailangan na gets natin after nitong topic na to. So, yun lang. I hope may nuggets kayo, no? So, kung may hindi kayo nuggets, pwede nyo i-rewatch siya para at least, diba, mapamiliarize kayo. Then, this is one of my favorite, okay, quote of the day na naman. My advice is never do tomorrow what you can do today. Procrastination is the thief of time. Kolarim. Actually, guilty rin ako dito sa procrastination na to, no? Like na din din ito pagdating sa pag-usapang productivity. Kasi ang mindset na kasi natin, no, after natin mapagod, or ang mindset kasi natin, umiiwas tayo sa mahihirap. Eh. So, ang tendency, kapag nahirapan tayo, magliliwalim tayo, or we will entertain ourselves hanggang sa makalimutan na natin yung mga dapat nating gawin. Actually, may nabasa ako last time na one of the best way para makaiwas dito sa procrastination na to is yung counting down 5 to 1. Okay? Halimbawa, kung may gagawin ako, itamad na tamad ako, di ba? Ang gagawin ko lang, magka-countdown ako, sabihin ko, 5, 4, 3, 2, 1, hanggang sa, yun, makonsensya ka na. Parang, uy, kailangan mong gawin to. So, yung countdown na 5, 4, 3, 2, 1, effective siya, promise. Mas magiging productive ka. So, kailangan, for us to be successful, kailangan malesin, di ba, yung procrastination na to, no? So, lagi niya yung madidinig sa mga business books, sa mga self-help books, sa mga financial books. Ito yung laging
kalaban ng successful person. Okay? So I hope you guys learn from this lesson para makapag-proceed tayo dun sa mga susunod na topic. May mga previous lectures ako regarding sa iba't ibang topics ng basic fundamentals of the technical engineering. If you're interested to watch yung mga yon, may link tayo dito sa description. So again, thank you guys for watching. If you find this lecture helpful, no, your subscription and likes is highly appreciated. So bago ko tapusin tong video na to, shout out muna dun sa mga faculty members sa University of Rizal System. Hello guys, di ba? Kay Engineer Jerby, kay Sir JC, kay Sir JT, shout out sa inyo, no? URS. Thank you. Thank you everyone. Thank you.